ba yun, guys? Guys, meron kami dalawang gagawin ngayon. Una ay magpapa-blessing kami ng sasakyan since nga bago si May OB. Dalawang ang ano? Agenda. Agendas. So, tapos, kakain kami dito sa isang restaurant na i-feature namin today. So, guys, kung gusto nyo malaman kung ano yung kakainan namin, keep on watching! Agendas. Teka, baka hindi na naman na-record. Ay, hindi. So, guys, ngayon pupunta muna kami na sa admin at magpapalista kami at magbabayad kami para sa blessing. So, yun yung first step. Let's go! Nasaan ba yung office? Takala naman, ano? Tip Santo. Sinabi niya ito. Lilian! No. Normal lang na nachos na matitikman mo na mabibili sa mga tindahan. So, patikin mo kay Milian Han. Okay guys, ito naman sumunod ang kanilang caramel macchiato. So, napaka-konti nung lasa nung kanilang cafe or yung kanilang kape. Kasi ako gusto ko talaga yung matapang yung lasa. Yung talagang matitikman yung kaping kape siya. Super kape. So, guys, ito yung kanilang coffee is caramel macchiato. So, I don't know the taste ng iba. So, si Ems na yung magre-review nung isa niyang kape. Anong tawag dyan? Caramel macchiato. Ano yung nachos? So, si Ems, ang in-order niya ay... Ano yung in-order mo? Cafe mocha. Cafe mocha. So, ako hindi ko natripan yung kanilang caramel macchiato kasi masyadong matamis. So, hindi ko na masyado nalasahan yung kape. Okay siya, masarap. Pero matamis ng konti. Pero okay naman, masarap. In terms of ano, yung kape ba? Tama lang. Tama lang. Matamis lang. So guys, ito yung kanilang spaghetti. So meron silang kasama ng dalawang garlic butter na tinapay na tasty. So ngayon, titikman natin ang kanilang pasta. So, affordable yung pasta nila in fairness. Pero syempre, magkakatalo pa lang yan talaga sa taste. So, titikman natin. Okay, the pasta is... Sucks lang. May konti siyang tomato or yung maasin na part. Pero in terms of flavoring, dun sila medyo
magulang. Tingnan na ni Millian ang carbonara. Ito yung ham and cheese all day breakfast nila. So, 110 to. Para siyang shawarma. Game. Moham. Masarap yung gulay na matitikman mo kagad yung ham and cheese malambot. So, para sa 110 tapos ganito kalaki. Okay na rin. Sarap. Titikman na ni Don Lord yung roast beef. Looks yummy. Wow! Tignan muna natin yung tender. Oh, yeah. Madali lang mapunit. Minsan kasi may roast beef na parang ano eh, parang gourmet. Game. Bumawi. Masarap siya, malambot. Tapos, malalasa mo yung mga herbs. Ito, hindi talo ko sa 390. Tinan mo yung dami. Sarap. So guys, magpo-proceed na tayo sa chicken nila. So, tinry namin is parmesan cheese. Ay! Well, yung crispiness nandoon. Kaya lang nakulangan ako sa parmesan cheese niya na lasa. Pero overall experience, siguro may mai-improve pa talaga siya. Pero ano, pwede na siya para sa presyo niya kasi yung crispiness nandoon. Kaya lang syempre, nag-e-expect ako ng parmesan cheese talaga. So titikman na ni Don Lord ang kanilang sauce, ang kanilang lumpiang Shanghai. Ketchup jelly or Dukran jelly. Lumpia. Usaw-usaw. Lapsa, teka, wala mo ng sauce. Ano yung luto ng mga matatanda ng lumpia, ganun, masarap. Masarap din yung sauce nila, kahit ganitong parang strawberry jelly. Pero masarap siya. Malutong, sipsik yung laman, tapos pag kinagat mo ka, sumasabog sa bibig mo. Daming hagdan sa ating video. So, kasama namin ang aming mga guests. So, ngayon, how would I rate this restaurant? 7 out of 10. Kasi, ambience, super ganda niya talaga. Tapos, yung food, sucks lang. Yung service, sucks lang. Yung in terms of sa pricing, yung iba, approve. Yung iba, medyo pricey. For the taste, ha? Ikaw, Don Lord. Ako, yung serving, napakadami. Tapos, ang masarap nila yung roast beef at saka si Shanghai. Pag may tatanggalin ako sa menu, si spaghetti. So, sana makasama namin kayo sa mga future Feed
Daddy also. Mag-subscribe na kayo at i-share nyo na to. So again, meron pa rin COVID. So, ayun. Ayun na, sige. Mama, chup-chup. Bisa mong init.